Dahil sa gulat ni Ali nang sabihin sa kanya ni Eloy na may gusto siya sa kanya, ay napatunga nga ito. Sinabihan naman siya ni Eloy na kung naiintindihan siya, ay pumikit siya ng 2 beses. Ginawa naman ito ni Ali ngunit wala pa ring imik. Hanggang sabihin ni Eloy na hindi naman daw ito humihingi ng sagot kaagad dahil gusto lamang daw niyang linawin kay Ali iyon. At alam daw niya na magulo pa ang sitwasyon. Nagpatango-tango naman si Ali. Suggestion naman ni Ali na i-postpone na lang nila uli ito pag-usapan at pag lumuwag na raw ang schedule nila. Sumang-ayon naman si Eloy dito. Pagkatapos nito ay inaya na ni Ali na pumunta na sila ni Eloy ngunit natigil ito dahil sa baka ang pagkakaintindi ni Eloy ay sila na. Kaya't napalingon ito at nilinaw ang ibig sabihin. Sa opisina naman ni Miss Helena, pinuntahan siya ng 2 heads ng kumpanya upang kausapin tungkol sa kumakalat na balita tungkol kay HVA. Tinanong nila kung totoo ito. Nagmaang-maangan namang kunwaring wala itong alam. Tinanong ng 2 kung may Alzheimer's si Mr. Hugo. Napababa ito ng ulo at nagkunwaring nalulungkot. Nagsorry naman ang 2 heads ngunit sinabi ni Miss Helena na humihingi muna siya ng private time para sa usaping iyon sa kanilang pamilya. Nagring ang phone ni Miss Helena at kinuha ng pagkakataon ito ng 2 heads na umalis sa opisina. Samantala, si Miss Jill naman pala ang tumatawag dito. Pinagbigay alam nito kay Miss Helena na naka-discharge na si Lolo Sir at sinabi lamang ng nakausap itong nurse na mayroong pinuntahan ng 2. Galit naman ang mukha ni Miss Helena dahil di niya ito agad nalaman. Sa kabilang banda naman, nagdi-date naman sina Ice at asawa nito. Panay ang tingin nito sa phone kahit sinabihan siya ng asawa na huwag na itong mahiyang tawagan sina Tok sa Red. Nangiti naman si Ice at agad dinawagan si Red. Tinanong nito kung ano ang balita kina Eloy. Sumagot lamang si Red na parang nababagot na nagagalit. Dahil nga iyon sa pag-amin ni Tox na may gusto siya kay Eloy na ang buong akala niya ay siya ang gusto ni Tox. Sa computer shop naman, inamin ni Tox kay Red na bata pa lamang sila ay crush na nito si Eloy. Nang tignan nito si Red ay di naman pala siya pinapakinggan nito kundi abala sa pakikinig sa cellphone niya. Sinuntok niya ito at binalaan kapag makakalabas ito sa kanilang barkada ay tiyak na sasapakin niya ito. Pinaupo naman siya ni Red at sinabing mag-focus sila sa paghahanap kay Mr. Hugo upang makauwi na si Eloy. Sa kabilang dako naman, inimbita naman ni Attorney Jimmy si Mr. Bart na kumain na ngunit naghimutok naman si Mr. Bart na hindi na siya makakakain pa dahil pinakain na raw siya ni Mr. Hugo ng mga masasakit na salita. Kinomfort naman siya ni Attorney Jimmy na ganun talaga kapag magkakaibigan. Pinilit na lamang ni Attorney na kumain na sila. Samantala, nanonood naman sina Gemma, Chubbs at Tino ng horror movies pang alis daw ng stress nila dahil sa pag-aahahanap ni na Ali kay Mr. Hugo. Bigla namang tumawag si Ali sa phone ni Mang Tino. Napasigaw naman ang 2 babae sa gulat. Tinanong ni Ali kung nakausap na ni Mang Tino ang caretaker ng bahay ni Lolo Sir sa Buena Vista. Sumagot naman si Natino na huwag itong mag-alala dahil bantay sarado si Miss Jill sa kanila at pinasiguradong walang malalaman si Miss Jill sa kanilang sekreto. Sa kabilang banda naman, inimbita naman ni Attorney Jimmy si Mr. Hugo na kumain na. Sinabi naman ni Mr. Hugo na mauna na ang 2 daw dahil ayaw niyang makisabay sa mga taong tumatraidor daw sa kanya. Nagalit naman si Mr. Bart at sinabing napapagod na siyang intindihin si Mr. Hugo. Galit na tinanong dito kung igagaya daw ba siya sa kanyang anak nang galit nito hanggang siya'y mamamatay. Natahimik naman si Mr. Hugo dito. Magsusorry na sana si Mr. Bart ngunit inatipas siya nito at sinabihang umalis na. 2 sila ni Attorney Jimmy, sabay alis at nagpuntang kwarto. Samantala, sa kulungan naman, nagkukwentuhan naman ang mga kasamahan ni Mang Fred kung ano-ano raw ang gagawin na nila pagkalabas. Sumagot si Mang Fred na makasama lamang nito ang anak at hahanapin ang mga kasangkot sa pagkakamatay ng kanyang asawa upang maghigamti. Natahimik naman ang mga kasamahan nito sa kanyang sinabi.
Nagsasalita namang mag-isa si Lolo Sir. Kinakausap nito ang larawan ni Hannah. Sinabi nitong tama nga si Mr. Bart sa mga sinabi nito. Sa labas naman ng bahay, nag-uusap si Attorney Jimmy at Mr. Bart sa gagawin nila kay Mr. Hugo. Sakto namang paparating na noon si Ali at Eloy. Dali-daling bumaba si Ali at tinungo agad si Mr. Bart. Tinanong sa mga ito kung saan si Lolo Sir. Itinuro naman nilang nasa loob na nagmamaktol si Lolo Sir. Patakbong nagpunta sa loob si Ali. Bago naman bumaba si Eloy sa sasakyan ay kinuha muna nito ang ilang mga larawan. Dumiretso sa akin na Attorney Jimmy at tinanong kung nasaan si Hannah. Napabuntong hininga naman si Attorney Jimmy. Napanganga naman si Mr. Bart. Sinabi ng attorney na patay na si Hannah. Nagulat naman si Eloy sa nalaman. Sinugundohan naman ni Mr. Bart na totoong patay na si Hannah. Sa loob naman ng bahay ni Lolo Sir, niyakap nito ang larawan nilang mag-ama. Pumasok si Ali at nakita si Lolo Sir sa kusina, yakap-yakap ang larawan. Base naman sa nakikita ni Lolo Sir ay si Hannah ang kumakausap sa kanya. Umaatake na naman pala ang Alzheimer's nito. Dali-dali namang pumasok sa loob si Eloy kahit pa pinipigilan na siya ni na Mr. Bart at Attorney Jimmy. Nang makapasok ito ay pinigilan siya ni Ali. Kalmado na itong sinabi na nagkaka-episode si Lolo Sir. Natigil naman si Eloy. Nagsalita si Lolo Sir na alam daw nito kung bakit siya naroon. Pagkatapos ay tumalikod ito sa kanagtanong ng sigurado ba ito. Bate sa kanyang nakikita ay tinuturuan siya ni Hannah na magsayaw. Nagsalita ulit si Lolo Sir ng poste, sabay taas ng kamay pantay sa kanyang balikat. Napukunot ng noo si Eloy sa ginagawa ni Lolo Sir. Muling nagsalita si Lolo Sir ng karate. Pati si Ali ay napakunot na rin ng noo sa ginagawa ni Lolo Sir na parang pamilyar ito sa kanila. Huling salita ni Lolo Sir ng "And now we dance," sabay indayog ng katawan nito.